Yung mga bad habits mo na yan, ay i-replace mo ng healthy ones like exercise, kumain ka ng masusustansyang pagkain, dahil ang mga bagay at gawain na yan ay makakatulong sa'yo para ma-boost ang iyong performance. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel nito, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. At huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video guys, is meron lang po akong gustong sagutin na request. Sabi niya, "Hi ma'am, pa-request po. Paano po ba uli maibabalik ang gana ko sa wife ko? Lately kasi, parang napapansin ko, hindi na ako kasing active noon pagdating sa talit. Baka po kasi iba ang isipin ng wife ko." Okay, marami pong lalaki ang naghahanap ng iba't ibang paraan para ma-enhance ang kanilang sexual activity. So, hindi ka nag-iisa dyan. Maraming mga naghahanap ng paraan para paano daw ba magstay longer or paano ba magstay firmer ang kanilang mga dinadala nang hindi na kailangan nagbi-visit pa sa kanilang doktor or pumupunta sa pharmacy. Guys, keep in mind that your ari is work on blood pressure. And make sure your circulatory system is working at top shape. What's good for your heart is also good for your sexual health. Number one, para maibalik ang gana mo is pay attention to your partner. Ang pakikipagtalik ay hindi one-way street. Baka naman nakukulangan ka sa atensyon doon sa partner mo, kaya akala mo eh nawawalan ka ng gana sa kanya. Ang desire ng partner mo ay hindi lang yan pleasurable sa kanya, kundi sa'yo rin. Baka naman hindi nyo na nabibigyan atensyon or napag-uusapan yung tungkol sa desire ng bawat isa. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon na ng awkwardness for sa inyong dalawa tuwing darating kayo doon sa mga moment ng intimacy ninyo. Kung wala na kayong lambingan at kulang na rin ang attention ninyo sa partner ninyo, of course, mawawalan ka talaga ng gana doon sa kapartner mo kasi napapalayo kayo sa isa't isa. Number two, stay active. One of the best way to improve your health is cardiovascular exercise. Ang pakikipagtalik ay pwedeng magkaroon ng heart rate up yan. Pero yung regular exercise para sa inyong performance, para ang puso ninyo ay palaging in shape. Kung 30 minutes a day na nagpapapawis kayo, such as running, swimming, and walking, ay pwedeng tumaas ang inyong libido. Ang pagtaas ng libido mo ay dahilan para maging aktibo ka uli doon sa pakikipagniig mo sa partner mo. Another thing, kumain ka ng mga fruits and vegetables. May mga certain foods na makakatulong para mag-increase ang iyong blood flow. Isa na dyan yung mga onion and garlics. Oo nga't mabaho yan sa bibig, pero makakatulong yan sa inyong blood circulations. Isa pa dyan yung saging. Mayaman po yan sa potassium. Makakatulong po yan para mapababa ang inyong blood pressure at maboost naman ang inyong sexual performance. Isali nyo na rin po dyan yung mga maaanghang na pagkain, peppers, ganyan. Kasi ang pagkain po ng mga spicy foods ay nakakatulong para sa blood flow at nagre-reduce ng hypertension. And also inflammation. Kumain din po kayo ng egg at least once a day. Boiled egg, mas okay dahil mataas po yan sa vitamin B na tumutulong sa pagbabalanse ng inyong hormone level. Another thing, tanggalin mo yung mga bisyo, mga bad habits. Kung naninigarilyo ka, umiinom ka ng alak at napapadalasyan, hindi po nakakaganda yan para sa inyong kalusugan, especially sa inyong performance. May mga studies po na ang pag-inom daw ng konting red wine ay nakakatulong para sa inyong circulation. Pero ang pag-inom ng too much ay may adverse effect din po iyan. Para bumalik ang gana mo at mas mag-improve ang iyong performance, mabuting bawasan
or equip mo na lang ang paninigarilyo or pag-inom kahit na pakonti-konti hanggang sa matigil mo ito. Yung mga bad habits mo na yan ay i-replace mo ng healthy ones like exercise, kumain ka ng masusustansyang pagkain, dahil lang mga bagay at gawain na yan ay makakatulong sa'yo para ma-boost ang iyong performance. Another thing, reduce stress. Guys, ang stress ay hindi makakatulong yan sa inyong kalusugan, including your libido. Ang stress po ay nakakapag-increase ng inyong heart rate sa hindi magandang paraan at nakaka-increase ng blood pressure. Ang dalawang ito ay hindi maganda para sa inyong performance at para sa inyong sexual desire. Dahil pwede niyang ma-damage ang mga ito. Ang psychological stress po ay pwede maka-apekto sa inyong erection or sa inyong orgasm. Ang pakikipag-usap po sa inyong mga partner tungkol sa inyong mga pinagdadaanan, sa inyong mga stress ay malaking tulong para ma-calm down kayo. At may strengthen din yung inyong relationship at the same time. Last one, get more help if you need it. Kung sa tingin nyo guys ay may problema sa inyo, mapakalusugan man ito, or meron kang nararamdaman ng mga dysfunction, erectile dysfunction sa'yo na bakit hindi na tumatayo ng pangmatagalan yung pagtayo ni Junjun, eh kumonsulta na po kayo sa mga doktor ninyo. Baka may mga medical treatment na kailangan ninyong pag-usapan or gamutin. So guys, huwag kayong mag-alinlangan na kumonsulta o kausapin ng inyong mga doktor para matulungan nila kayo na mas ma-improve ang inyong performance. Hindi po masamang magdesisyon na mag-ehersisyo ka regularly at kumain ng mga masusustansyang pagkain at i-enjoy ang inyong talik life to the fullest. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips at kung nagustuhan niyo po ang video nito, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba. Libre po iyan. Once again guys, palagi po kayo mag-iingat at palagi po kayo manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!